kanina narinig ninyo na merong dalawang magulang na kung saan ay nagpipetisyon tungkol dito sa pagbabakuna sa mga edad 5 hanggang 11 taong gulang. Ang tinutukoy nila, kanina hindi lang nabanggit sa mga balita natin, itong dating kasama namin na si Dominic Almilor at si Gerly Samonte. Okay, nandito sila si Dominic Almilor. Alamin natin ang isa sa mga naghain ng petisyon. Dominic, maganda umaga sa iyo. Good morning. Morning, kabayan, at sa mga sumusubaybay sa inyo pong programa at nanonood sa teleradyo. Gusto kabayan lang namin linawin, Dominic, ano ang pangunahing dahilan sa inyong inihain na petisyon na kumikwestiyon dito sa pagbabakuna sa edad 5 to 11 years old ng mga bata? Ako po, kabayan, bilang isang concerned na magulang sa aking 7-year-old na anak, ayaw ko po talaga siyang pabakunahan, kabayan. Dahil syempre, concerned po ako sa kanyang safety, kabayan. Dahil alam naman po natin na itong bakuna na ito ay experimental pa lang. At hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag pinahintulutan ko po na mapabakunahan itong aking anak, considering na experimental pa lang, kabayan, itong bakuna. At hindi pa talaga tayo sigurado kung safe ba talaga ito, considering EUA pa lang at wala pang certificate of product registration. So hindi ko po i-risk ang buhay, ang safety ng aking anak. Kaya po, dumulog po ako dito sa Public Attorney's Office para nga po ay maipatigil itong vaccination sa targeted population na 5 to 11 years old, kabayan. At particular po na tinutukoy ko dito, kabayan, yung Department Memorandum number 2022-0041 ng Department of Health. Kasi parang tila may panglilin lang po sa publiko itong memorandum order na ito. Dahil bakit? Sa bandang padulo na po, kabayan, sinabi dito na in case the parent, guardian refuses to give consent to the vaccination despite the desire and willingness of the minor child to have himself, herself vaccinated, or there are no persons that may legally exercise parental authority over the child, the state may act as a parent's patria and give the necessary consent. So parang dito, kabayan, tinatanggalan ng karapatan yung mga magulang na tinanggol na mag-decide. Ang isang bata gusto magpabakuna pero ayaw ng magulang, ibig mo sabihin magte-take over ang gobyerno para sa magdesisyon para doon sa bata? Yan po ang pinapalabas dito sa Department Memorandum Order, kabayan. Parang indirectly, parang kine-create nito yung possibility ng forced or mandatory vaccination. Kasi nga, state na yung magde-decide, DSWD. Ano ba naman ang malay niyan sa medical history ng bata sa pinagdaanan ng anak ko? Correct. So parang bakit sila yung tatayong guardian tatanggalan ng karapatan yung isang magulang na tulad ko para mag-decide kung anong nararapat sa bata? Kabayan, ako, vaccinated ako ng Moderna. Fully vaccinated na po ako. Okay. Suportahan ko po yung programa ng gobyerno para ma-end po itong pandemic na ito. Pero wag naman po sa bata, kasi wala pa silang judgment or knowledge tungkol dito sa mga pagbabakuna na ito, considering sinabi na nga sa bata sa Republic Act 11525 na experimental pa lang in nature itong bakuna na ito at immune from suit and liability yung DOH at yung pharma ganun company. Ba? So pag nangyari sa anak ko, paano, Dominic? Nila, wala, hindi ako makakapagkaso. Hindi ako makakapag-habol dito sa mga pharma company na ito, sa mga DOH na nagturok sa anak ko. So ang mangyayari niyan, walang mananagot sa sino man, walang mananagot kapag may nangyari doon sa bata. Kahit yes, kabayan, kasi naka-stipulate po yan doon sa batas mismo na immune from suit and liability. Ay, grabe. Ang DOH, malinaw po yan. Ako nga, nagulat po ako na may ganito pala. Had I known na may ganito na hindi mandatory yung vaccination at immune from suit and liability at nakalagay po doon sa batas na magkakaroon ng, nire-recognize sila na yung serious adverse effect nitong bakuna, nandun po. So parang itinago po ito sa taong bayan. Kung alam ko lang po ito, siguro baka hindi rin ako nagpabakuna ngayon. Pero dahil nga nandito na, panindigan na lang natin at suportahan natin yung programa ng gobyerno sa vaccination. Pero
iba pong usapan kasi pag sa mga bata na. Alam nyo naman kabayan, ako yung nag-cover ng series ng Dengvaxa. So, syempre yung trauma nung mga naranasan ng mga magulang, ayaw kong maranasan para sa aking anak. So, kabayan, alam mo naman yung pakiramdam na tayo mismo yung nag-broadcast nitong mga kaso ng Dengvaxa. At experimental din yun, na-cancel yung Certificate of Product Registration at naisa-uli yung mga bakuna na yon. So, dito, experimental pa rin naman itong itong bakuna na ito. So, bakit natin hayaan na ibakuna ito sa mga bata? Okay. Dominic, ilang taon na yung anak mo? Kabayan, 7 years old na po at grade 1 na po siya. Hagip na hagip. So, kayo'y nag-petition, kayo nag-file ng TRO or writ of preliminary injunction sa Regional Trial Court ng Quezon City. Na-file na ninyo mismo? Yes po, kabayan. At sa pagkakaalam ko po, ay nakaset na po ito for hearing next week. So, antayin po natin yung resulta. At yun, isa po yun sa ipinagdadasal ko. Dahil, syempre, bilang isang magulang, kahit naman sinong magulang, kung concern ka talaga sa anak mo, ay talagang gusto natin na mag-prosper ito. Ako, nire-respeto ko po yung desisyon ng ibang mga magulang. Kung gusto po nilang paturukan yung anak nila, opo, pwede nilang paturukan. Pero sa akin po, at gaya po ng sinasabi ng karamihan sa mga magulang na nakausap ko na ayaw, sana magsilbi po itong boses para talagang hindi po ito maipagpatuloy. At siguraduhin muna natin na safe yung bakuna bago po maiturok sa mga bata. Kasi 5 to 11 years old, napaka-vulnerable nila, kabayan. Mm-hmm. Hindi natin alam kung anong mangyayari pag naiturok ito sa kanya. Ang pagsisisi na sa huli. So, wala tayong habol. Tayong mga magulang, pag may mangyayari dyan sa mga anak natin, sino nga habulin natin? Ang DOH? Malinaw po sa batas na immune from suit and liability. So, wala tayong kalaban-laban dito sa gagawin nilang ito. Okay. Kabayan. Okay. Maraming salamat, Dominic, at good morning.